Ayon sa diwan ng tradisyon ng kalibungan, tayo ay nagtipon-tipon ngayon para sa huling bahagi ng ating isang linggong pagdiriwang ng 107 taong anibersaryo ng pagkatatag ng lalawigan ng North Cotabato. Ayon sa kasaysayan, ang kalibungan bilang isang pagdarawas ng Menovo ay ang pagtitipon na puno ng kagalakan at mga kapanabik na aktibidad. Ito rin ay isang pagdiriwang ng mga kasaganaan at panahon ng pasasalamat. Ang ating inihanda sa taong ito ay isang payak na pagdiriwang ng kalibungan bilang bahagi ng pagsunod ng ipinapatupad nating health protocols at pagsunod sa iba pang mga hakbang upang tugunan ang patuloy na banta ng COVID-19. Hindi nararapat na nakawin o ipagkait sa atin ng COVID-19 pandemic ang totoong diwa at kahulugan sa pagdiriwang ng kalibungan. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, dapat nating pasalamatan ang mga pagpapalang ipinagkaloob sa ating minamahal na lalawigan sa nakalipas na 107 taon. Sa gitna ng ating sigasig at malayang pagkakaiba-iba, ang kagalakan at lakas ng ating pagkakaisa bilang North Cotabatenos ay dapat na laging mananaig at manatili. Ang ating mga aktibidad sa kalibungan sa taong ito, bagamat nabawasan, ay nagtatampok ng mga makabuluhang aktibidad sa mga mahahalagang larangan ng kooperasyon at pakikipagtulungan. Dahil sa ating mahigpit na pagsunod sa public health protocols na itampok at nailabas ng ating mga public officials sa probinsya ang kanilang mapangathang talento ng paghahanap ng mga kawili-wili, makabago at malikhaing idea para sa ligtas na pagdiriwang ng ating mga aktibidad. Kaya naman, lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng mga pinuno at mga empleyado ng mga iba't ibang departamento sa lalawigan sa pagbibigay ng payak, ngunit makabuluhang mga aktibidad sa pagdiriwang ng anibersaryo ng pagtatatag ng lalawigan ngayong taon. Ang ating handog pasasalamat para sa mga barangay community volunteers ay isang aktibidad para sa pagkilala sa kabayanihan at mahalagang serbisyo ng ating mga community volunteers na buong tapang na hinaharap ang peligro sa paglilingkod sa kanilang mga komunidad. Kaugnay nito, aking inatasan ang Provincial Social Welfare Development Office at ang Provincial Health Office na magbigay ng buwan ng Setyembre ng mga ayuda sa ating mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, daycare workers, at mga barangay peacekeeping action teams. Inatasan ko sina IPHO Head Dr. Eva Rabaya at PSWDO Jocelyn Maceda na paghandaan ang proyekto at maghanap ng paraan na matulungan ang mga barangay community volunteers sa panahon ng pandemya. Bilang hakbang sa pagpapaigting ng ating kampanya para sa pagpabakuna laban sa COVID-19, nagtanghal tayo ng virtual na kompetisyon para sa mga LGU health offices. Ito ay malikhaing virtual na advokasya sa kahalagahan ng pagpabakuna laban sa COVID-19. Mahalaga na makumbinsin natin ang mga Cotabatenos na magpapabakuna at makamit natin ang tinatawag na herd immunity. Kung may sapat na bilang ang populasyon na immune na sa virus, pinapaniwalaan na ang chain of transmission ay titigil. Maging daan ito sa pagbibigay ng proteksyon kahit sa mga individual na hindi pa immune sa COVID-19. Dahil sa pandemya, ang kagandahan ng ating mga bundok, talon, lawa, kuweba, at iba pang mga tourist destinations ay nanatiling sarado sa mga bisita. Gusto kong bigyan ng pagpapahalaga
ang tulong ng ating Public Affairs Assistant Sports Tourism Development Division or the PAARTS-DD na mailunsad ang Kalibungan 21 Vlogging Contest. Dito, magkatuwang na ginamit ang pagkamalikhain at teknolohiya sa loob ng patimpalak. Ang aktibidad ay masasabing isang natatanging paraan upang mapakita ang ating mga tourism destinations sa pamamagitan ng virtual exposures sa mga social media platforms. Kabilang sa mithi ng paligsahan, ang pagbibigay diin sa mga mabuting karanasan ng mga bisita dahil sa mga site safety protocols na ipinapatupad natin. Ito ay mabisang mensahe upang maipahayag ang malawak na potensyal ng turismo ng ating lalawigan. To the men and women of PAARTS-DD, headed by Josephine Abiliana, thank you for your innovation in putting up this creative activity in celebration of Kalibungan. Ang Museo Cotuato Virtual Art Exhibit ay isa rin sa creative activity ng Kalibungan 21. Ang virtual art exhibit na ito ay nagpapahiwatig ng mensahe sa pamamagitan ng sining sa kabila ng pandemyang ito. Napakarami nating dahilan upang magdiwang at itaguyod ang ating mayamang kasaysayan at kultura. Hindi kompleto ang ating anibersaryo kung hindi natin maipamalas ang ating mga local agri-based products na maituturing na sandalan ng local na ekonomiya, kaugnay ng panawagan na buy local, go global, meron tayong product showcase na isinisaayos na magkasanib na puwersa ng Cotabato Provincial Investment Promotion Center, Opisina ng Provincial Agriculturist, Provincial Cooperative Development Office, at iba pang mga katanggapan at partners ng probinsya. Ito ay isang paraan upang mabigyan diin ang mahalagang papel ng micro, small, and medium enterprises, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Technical Education and Skills Development Authority, Mindanao Development Authority, at iba pang mga ahensya na tumutulong sa pagbuo ng mga globally competitive products na gawa sa North Cotabato. Salamat sa Cotabato Provincial Investment Promotion Center, Office of the Provincial Agriculturist, Provincial Cooperative Development Office, at iba pang mga katanggapan ng probinsya na katuwang sa pagbubuo ng local product showcase na tampok sa pagdiriwang ng Kalibungan. I am encouraging our Provincial Agriculturist, Dr. Balanag, ang ating Provincial Cooperative Development Officer, siyempre Dr. Samuel Aquino, and PIPC Chief Norito Mazo, at iba pang concerned provincial officials na ipagpatuloy po ninyo ang inyong pagtulong at paghanap ng mga paraan upang gawing globally competitive ang ating mga produkto at matiyak na may sapat ang pagkain para sa mga Cotabatenyo. Sa muling pagdiriwang ng anibersaryo ng lalawigan at harap ng mga panganib at sa hamon ng dala ng pandemya, sumagi sa aking isip ang unang linya ng librong Tale of Two Cities, Charles Dickens. Ang sikat na linya ng pagbubukas ng aklat na nagsasabing, "It was the worst of times, it was the best of times." With the continuing threat of this deadly virus, we could be facing the worst of times. This pandemic robs us the normalcy of living the life we used to have. It disrupts our comfort zones, which we used to enjoy. It has changed the parameters of what we know as normal life. But despite this continuing struggle that we face each day in addressing COVID-19, I still have faith in that line of Charles Dickens, "It was the best of times." My constant faith on the positive side of every unfolding event is anchored on my belief that in every trial and problem that comes our way, opportunities await to be discovered. Ang mga paunang taong ng aking administrasyon ay inilarawan
sa pamamagitan ng mga kalamidad, mga pagsubok sa politika, mga hamon sa paghahanda sa anumang budget at mga malalaking hamon sa pagtugon sa mga banta ng COVID-19. Sa anumang pamantayan, ito ay masasabing the worst of times. But looking at those events from the brighter side, I can say it was also the best of times. Hayaan ninyong aking banggitin ang mga pagpapalang nangyari sa atin bilang North Cotabatenos sa kabila ng mga pagsubok na ito. We found strength and unity of compassion in the midst of our common sufferings. Ang hirap na dulot ng serye ng mga lindol na umiling sa buong probinsya, flash floods na tumangay sa mga buhay at mga pag-aari, at mga hamon ng COVID-19 ay nagbigay sa atin ng pagkakataon maibahagi at maipakita ang ating pinakamahusay na katangian bilang mga tao. Ang ating pagkamahabagin para sa ating kapwa-tao ay siyang likas nating ugali na tumutulak sa atin na tumulong sa mga nangangailangan. Sa mga natural na kalamidad na iyon at sa mga panahong naranasan natin ang mga lockdown at ipinahigpit na paggalaw, ating nasaksihan at naranasan ang pagbabahagi at pagbubuhos ng tulong mula sa iba't ibang sektor. The inner goodness and resiliency of all North Cotabatenos were unforgettably illuminated during these trying moments. We have forged a unifying action, fighting a common invisible enemy. While before we indulged separately on different directions, now we found a common thread to work as one. Natuklasan natin kasama ang mga LGU at pribadong sektor sa lalawigan ng Cotabato ang pinag-iisang layunin ng pakikipagtulungan at pagtugon sa mga banta ng COVID-19. Kabilang dito ang sumusunod. Ang pagtatayo ng Molecular Laboratory sa Malang District Hospital ay simbolo ng nagkakaisang pagsisikap at pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor. Salamat sa ating partner, ang Energy Development Corporation, na nag-donate ng ekwipo, at maging si Davao City Mayor Sara Duterte na nagpadala rin ng testing kits at RT-PCR machine. Ang pagtatayo ng Banisilan Hospital ay isinilang sa hangarin natin na magbigay ng kinakailangang serbisyo medikal sa mga mamamayang nakatira sa malayong lugar tulad ng Banisilan. Ang pangarap nilang ospital noon ay naging isang kaganapan dahil sa pondo ng probinsya na 20 million at dagdag na 10 million pesos mula kay Senator Juan Subiri. Salamat sa lahat na naniniwala at sumuporta sa aking pangako noon na magkaroon ng hospital sa munisipyo ng Banisilan. Pinagsikapan ng ating pamunuan na mataas ang klasifikasyon ng ating hospital sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maayos na serbisyo at pasilidad. Nasimulan na natin ang pagtatayo ng mga gusali tulad ng Watcher's Kitchen at pagbili ng mga karagdagang ekwipo medikal upang ito'y maisakatuparan. Sa pagkakaisa at pagmamalasakit mula sa iba't ibang mga sektor at ang suporta sa pagpupondo mula sa pambansang pamahalaan, ay nagawa nating dagdagan ang bilang ng ambulansya sa ating lalawigan. Sa ngayon, mayroon tayong 8 bagong ambulansya at 3 patient transport vehicles na nagsisilbi sa mga pangangailangan ng ating mga ospital at emergency operation sa lalawigan. Madadagdagan pa ang ating mga patient transport vehicles sa darating na mga araw. Malaking tulong rin ang at na ibahagi sa mga locally stranded individuals at returning overseas worker sa pamamagitan ng libreng sakay sa 10 flights ng eroplano na binayaran ng probinsya at patuloy na pagsundo sa kanila mula sa airport hanggang sa kasalukuyan sa ilalim ng programang Task Force Stranded Individual. Halos meron po tayong more or less 50,000 stranded individuals na atin pong napauwi.
60 barangay sa probinsya ang patuloy nating binibigyang suporta sa pakikipagtulungan ng mga ahensya at pamahalaang nasyonal upang mapagtagumpayan ang pagsulong ng End Local Armed Conflict o LCAC. We have learned to adapt and we have become resilient. Nagawa nating bumangon sa harap ng hamon. The COVID-19 pandemic gave us new and refreshing perspective of how to look at things, and in the process, we learned the noble call of the times. Natutunan nating gumamit ng mga face mask, hindi lamang upang maprotektahan ang ating mga sarili at ang ating kapwa-tao. Lahat ay nananatili sa bahay ngayong mga araw dahil sa mga umiiral na mga health protocols. Dahil dito, muli nating natuklasan ang kahalagahan ng ating mga tahanan kasama ang ating pamilya. Ang Provincial Engineering Office sa pamumuno ni Engineer Domingo Junduyungan ay walang tigil na kumikilos sa pagmintina, pagsasaayos, pagbukas at pagsimento ng mga farm-to-market roads sa probinsya sa ilalim naman ng Task Force Road Rehabilitation Program ng ating pamunuan. Kaakibat rin ito ang mahigit 100,000 piso ayuda na naitalaga natin sa ating mga magsasaka. Our COVID-19 difficulties provided us learning opportunities to shift our paradigm and innovate the way we manage and govern things. As a consequence, we become resilient and develop the ability to withstand and adjust to difficult situations. With God's grace and the supportive presence of each one of us, we will overcome all these as one people of North Cotabato. Sa gitna ng pandemyang ito at iba pang mga hamon ng panahon, at sa loob ng higit sa 2 taon ng aking panunungkulan, ang nais ko lamang ay maihatid at maibigay ang totoong pangangailangan sa mga North Cotabatenos at mapangalagaan ang totoong kapakanan ng ating mamamayan sa probinsya. Sa tulong na binabahagi ng ating mga opisyal at kawani ng probinsya at dedikasyon at pagtutulungan ng ating mga LGU leaders sa probinsya tungo sa mabuting hangarin para sa lahat. I can say now that we gave our best for Cotabato. At sa pananatili ng ating pagsasama at pagkakaisa bilang isang mamamayan, sigurado ako na marami pang magagandang darating sa ating lalawigan. Ika nga, the best is yet to come. Sasama-sama nating pagdiriwang ngayon ng ating 107th Foundation Anniversary, hinihikayat ko ang bawat isa na alalahanin na may ipinagmamalaki ang ating mga nakaraang pinuno ng lalawigan na naging instrumento sa pagbuo ng North Cotabato upang maging isang masigla, progresibong probinsya. Ang kani-kanilang makabuluhang mga ambag sa unlad ng Cotabato ay karagdagan at mahalagang dahilan para sa ating pasasalamat at pagdiriwang ngayon. Maraming salamat. Hangad ko po para sa inyo ang isang makabuluhang paggunita ng anibersaryo ng pagkatatag ng ating minamahal na lalawigan ng Cotabato. Isang masaganang North Cotabato po, Kuyugta Dumaki.